Good morning mga kadangal. At narito po tayo muli para ating pong bigyan ng mga malalim na eksplanasyon, ano? Or kumbaga ay ating lalong maipaliwanag sa ating mga kababayan yung ating pong mga committee hearings na nangyayari po sa Kongreso. Na kung saan alam naman po natin na napakahaba minsan at minsan yung mga importante mga bagay na dapat po malaman ng ating mga kababayan ay hindi na nila po nalalaman dahil po sa haba ng ating pong mga hearings and thereby ay hindi sila nagiging updated doon sa mga sitwasyon na dapat nalalaman po nila. Kaya narito po tayo para bigyan ng kaliwanagan yung mga ibang bagay na gusto natin parating sa ating mga kababayan. Doon po sa hearing namin ng basic education na kung saan ang chairman po ay si Congressman Roman Romulo ay na-discuss po namin yung tinatawag nating pagpapatuloy ng pagbibigay ng vouchers doon sa ating mga grade 11 and grade 12, no? Doon sa ating pong senior high school. At ito po ay inassure ng Department of Education na mabibigyan sila, no? Yung nga lamang, kailangan nila lumipat sa mga public school dahil sa ating mga SUCs o yung mga State University Colleges and of course yung ating po mga local universities and colleges, hindi na po sila pwedeng tumanggap, no, ng grade 11. Kaya ang gagawin po, lilipat sila at yung iba namang gustong lumipat at pumunta sa colleges ay pwede naman po silang bigyan din ng DepEd. Mag-a-apply lamang po sila doon sa GASPE o yung sa ating tinatawag na vouchers program. Ang isa pa sa magandang napag-usapan namin doon sa hearing ay yung pong tungkol doon sa delayed ng pag-deliver ng mga school supplies na hindi na delivered mula noong 2021, I think, ano? Almost 2 years na. At ang dami mga school supplies doon na supposedly ay nasa kamay na ng ating mga estudyante since 2021 or 2022 hanggang ngayon 2023, nung last, ay hindi pa po napapunta sa kanila sapagkat po nagkaroon ng problema doon sa kakontrata ng DepEd. Ito nga po yung TransPAC na kung sila'y binigyan sila ng karapatan na sila po ang mag-deliver nito, no? Yun na nga po, merong labanan sila, ang DepEd at ang TransPAC na kung sino ang dapat mag-deliver sa school. So, doon po sa hearing ay nalaman po natin na yung mga reading materials ng science and math, mga comprehension and at the same time mga laptops and school furnitures na kakalaga ng 3 bilyon ay hindi na i-deliver. As a matter of fact, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya na-deliver. But according to DepEd, yung kanilang spokesperson si Michael Poa, si Yusek, 23% na yung na-deliver sa mga school. With all due respect with ano, no, doon sa discussion namin, I was able to hear that yun nga po, 23% yung na-deliver na nila at natitira na lang po ay 1% yung hindi po na i-deliver doon sa warehouse noong pong supplier na nakuha nila. So basically, ngayon lamang po. So ang katanungan ay bakit ngayon lamang? At ang katanungan dyan ay sino ang may accountable sa pangyayaring ito. Kaya siguro, panoodin muna natin itong maikling clip para at least ay meron po tayo makita at maunawaan kahit pa paano po. Mga aral ng ating mga estudyante. Anyway, so totoo ba yun? 7.1 lang ang submitted financial noong 2021? Your Honor, hindi po. Magkano? It's more than enough dun sa financial contracting capacity. Sandali. Ang sita na tanong po, TransPAC, hindi joint venture, ha? Wala pong so, joint venture po nang yari po. It's, so, meaning, it's only TransPAC. So, meaning ang Rappler nagsisikamali? Opo. Okay. Ba't demanda niyo? Kasi nakita ko sa, Rappler, ito nabasa ko. Nakalagay. Ito kasi in-explain ko po. Ang sabi kasi sa Rappler, 7.1 million lamang yung capacity nung nanalong, nung nanalong bidder, yung TransPAC nga. Pero sabi ng Rappler, according sa kanilang source, ay nung sumali sa bidding itong TransPAC, 7.1 million lang yung kanilang financial capacity. But according sa TransPAC, dito sinasabi na hindi. At ang sabi nila ay, I think, TransPAC, pakinggan natin kung magkano sasabihin niya. The bank as of 2021, according to financial records, sila nagsabi mismo, and unless you have the NTFF, then I will agree with you. Pero, kung sinasabi mo na wala, na hindi kayo 7.1 million and you have the capacity, then mali ang Rappler. TransPAC. What?
Mali po yung statement. Ha? Mali po yung statement na nabasa nyo and so, mali ang rap player. It's not true na wala po kaming capacity. Magkano ang financial capacity nyo? Nung time na yon, it mga nasa 600 plus yata. So, mayroon kayo 600 million na kapasidad. Sa kaya nakapag-bid kayo sa 600 million. We were compliant po with all the bidding documents. So, submit to us your... Ano ayun, kasi gusto natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo eh. Kung Transpac, Rappler, o DepEd. So malaman po natin yan with all the documents that they're going to present to us. And sabi ko nga, dali nila yung kanilang terms of reference, yung contract nila. Kasi meron silang framework agreement eh, na kung saan naka-specify doon kung ano yung mga gagawin ng Transpac. Kaya nagkaroon ng problema doon sa... hindi pagde-deliver ng mga supplies in accordance with the contract na nasa Transpac sinasabi nila ay hanggang warehouse lang sila, ano? Tapos ang magde-deliver na noon ay hindi na sila papunta ng mga schools, no? I think meron sila sinatawag na leg 1, leg 2, leg 3 na pace kung paano i-deliver to. Pero according naman sa DepEd, wala silang ganoon sa contract. Kumbaga, ang sinasabi ng DepEd, dapat from sa supplier na bumili ng mga supplies, sila na ang Transpac ang magde-deliver papunta sa mga schools. Pero hindi na ganoon ang nangyari. So ang nangyari, na-hold yung mga school supplies doon sa warehouse, and in accordance with the discussion ng DepEd saka kami ng mga congressman doon, we were able to find out that the DepEd already have downloaded ng mga pondo para kunin na yung mga supplies at i-deliver na doon sa mga school. Yun ang mga medyo mabigat dito dahil nga. So, kung meron kayong kontratang ganito sa Transpac na kanilang i-deliver yon sa mga school at sinasabi nila hindi naman nila yon ang kanilang kontrata, so, merong problema. Merong hindi nagsasabi ng totoo tong between Transpac and DepEd. At siguro sa Rappler din or maybe ang Rappler kumukuha lang ng mga news doon sa DepEd. So, we will be able to find out kung sino nagsasabi ng totoo dito. So, malalaman natin yung kung totoo yung sinasabi nila na yung Transpac ay walang capacity at 7.1 lang, pero sabi nila they have the 600 million na kapasidad para makapag-deliver ng kanilang kontrata. But of course, we have to hear the other members, no? Katulad nun, ang back dito kasi hinahanap namin yung members of the back. That's why we're siguro pakinggan natin kung nandito okay, sa ano. Share that. Just a background rin pala. Okay. I was just advised that a resolution was actually filed on December 13, the day na we also by the Honorable Castro. December 12, that is currently with the Committee on Rules. So hindi pa na-refer sa kahit na anong committee. Yung atin talaga, public accounts yun. Sa atin talaga, it's just really the delivery of those materials na magamit na ng DepEd, dinabayaran nila. Mr. Chairman, I will stop. Okay. Pero again, so yun ang sinabi ko na I will stop, no? But we never stop, no? Actually, kung tutuloy natin ito, hindi kami tumigil, but sabi ng chairman namin that this was already filed sa Committee on Accounts. So we will be discussing this sa Committee on Accounts kay Congressman Paduano, Chair Paduano. At nakapag-file na pala ng resolution for the investigation of this. Ang aming kasing tema ng aming committee, no, ay malaman lamang kung nasisimula ng i-deliver yung mga supplies na hindi na-deliver 2 years ago. And basically, ang gusto malaman ng committee namin ay kung ilang porsyento na. And doon na nalaman namin that 99.9% or 99.8% or 99% ay almost deliver na doon sa warehouse pa lang. At yun namang 23% na deliver na sa mga schools. So, yun ang ating pong magandang news na kumbaga, nagsisimula nang i-deliver yung mga supplies. But of course, umaabot ng ganung katagal. With the contract of 3 billion para sa mga school supplies,
na importante sa mga bata na hindi na deliver at ito nga nagkakaproblema sa sino ang magdadala sa mga schools at nag-download pa ng pera ang DepEd sa mga different regions para lang ma-deliver sa mga schools, there must be something wrong, di ba? Malaki yung problema. Ibig sabihin, kailangan po natin tingnan mabuti yung isyong ito. At dito siguro, panoodin po natin dito, meron din kaming dinidiscuss dito na... Ito na lang, Yusef. I was looking for the members of the BAC. Hindi ko alam, nandun na pala. Yung isa, but of course... So, something to ask the... We watch muna. Something to ask the contract. Something to ask yung magkano na nagbayaran. Submit nyo rin sa amin kung magkano na yung what do you call this? May na-receive kayo sa... Sabi mo kanina, may na-receive kayo, di ba? Wala. Warehousing. Wala pa. Under the contract po kasi, there's a framework agreement and under the framework, there are numerous call of contracts. O sige, ganito na lang. Para ano, kasi nagagalit na si chairman. So, okay. Ano na lang, submit to us all the documents pertaining to this. Ayun, I'm asking na yung mga dokumento, submit sa amin lahat para makukumpara namin doon kasi... Malalaman natin kasi diyan kung sino ang nagsasabi ng totoo issue eh. Ito. Panoorin niyo to. Dito dig on this Mr. Chairman. Dahil nakikita natin that something is wrong. I'm asking kung meron dito tapos wala nagsasalita, hindi naman po pala kayo. And sana ano ba naman yung sinabi niyo andito ako. Di ba? The more that we will dig deeper on this. Kasi parang meron tayong mga itinatago. Di po ba? So, Mr. Chairman, I will reserve my questions on the right time that we will be discussed. Yon, kasi nga, I was looking for the members of the BAC na kung saan yung conduct ng meeting. Pero, yung chairman, wala. I think yung former USEC, si Pascua. Tapos, yung vice chairman pala andon. Hindi naman siya nagpa-recognize or nagpa-acknowledge. But she went sa opisina ko and trying to apologize na hindi siya but of course the apology was accepted, but of course kailangan pa nating malaman talaga yung katotohanan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema, kung totoo maliit ang kapasidad ng Transpac at sa kanila binigay ang kontrata, aba mabigat to. At yung mga veterano sa pag-hauling at pag-logistic, hindi sila nabigyan ng kontrata, which mababa naman yung kanilang mga bid. So, malalim to, malalim pa to. At our objective here is to really cleanse, ano? Linisin natin kung may nangyari masamang sa bidding process. We have to hold those people responsible. At kami naman sa Kongreso, yan naman po yung aming layunin. At umasa po kayo that we will be doing our job. At ito ay to protect the people's money and at the same time to make things right. Kaya umasa po kayo mga kadangal na patuloy po tayong magbibigay ng mga paliwanag na minsan ay mahirap maintindihan at siguro po sa pamamagitan po ng ganitong klase ng serbisyo sa inyo ay maliliwanagan po yung ating mga kababayan. So mga kadangal, mabuhay po kayo lahat.